What's up mga bro? Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapag-share sa inyo ng mga panibagong tutorials. At kung nakikita nyo mga bro, mayroon tayong electric pan. So hindi muna motor yung pag-uusapan natin. Ang problema ng electric pan na ito mga bro ay ayaw na niya gumana. So yan yung ito-troubleshoot natin ngayong araw kung bakit ayaw niya na bago gumana. At syempre bago natin umpisahan, Bible verse muna tayo. Ang Bible verse natin ngayong araw mga bro ay nakasulat sa Mateo 5:48. So ang sabi dito, kayo ay magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. So, ayan yung ating Bible verse. At syempre, kung bago ka pa lang sa akin channel at mahilig kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga panibagong videos na i-upload. Okay mga bro, baka meron kayong mga electric pan sa bahay nyo. So baka itapon nyo agad o ipapagawa nyo sa iba. So panoorin nyo muna to mga bro, yung video na ito at baka makatulong sa inyo bago nyo itapon yung electric pan or bago nyo ipagawa para makatipid kayo. Ano mga bro? So umpisahan agad natin yan. So bago natin buksan yan, ipapakita ko muna sa inyo mga bro na hindi na gumagana yan. Okay? So meron tayo ditong outlet. Yan. Tapos, baka kasi sabihin nyo na nagjojoke lang tayo, no? Ayan. So, meron tayong test light, 220 volts yan. Chichichi ko yung terminal niya. Okay? Kita nyo, may ilaw yung test light, no? Dalawa yan. Line 1 tsaka line 2 parehas. Pahit ito. So, okay. Yan. So, ibig sabihin, meron laman to. Tapos, patry natin, isaksak yung electric pan. O, saksak natin. Yan. So, nakasaksak na, no? Tapos, pinto tayo dito. O, di ba? 1, wala. Tapos, yung 2, wala rin. Yung 3, wala rin. 0, 1, 2, 3. Wala, no? Kaya, buksan natin mga bro para makita natin kung ano ba yung dahilan niya. Bakit hindi na siya umiikot. At syempre, bago natin buksan, syempre kailangan naka-unplug siya. Hindi siya nakasaksak. Yan. Gamit lang kayo mga bro ng screw. Tanggalin natin lahat. Pati itong mga ano mga bro, pati itong mga, ayan, mga cover niya. Madali lang naman tanggalin ito mga bro, mga electric pan, no? Makita kayo ng mga lock dyan, tanggalin nyo lang yan. Yan. Tsaka ito. Tapos, sa ilalim, yan. Tapos, pili nyo lang iangat yan. Basic lang ito mga bro. Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, parang Rouser LS135 yan. Para lang kayo nagkakalas ng castle nut sa clutch hub. Ano? Kasi kung mapapansin nyo, yung loosen nya, yan, loosen, clockwise yung ikot, tapos yung tight o tightening nito is counterclockwise. Di ba? Kung mapapansin nyo rin, madumi na rin yan, kaya tatanggalin natin ano, para malinisan na. Medyo matigas na mga bro. Yan. Ayan, di ba? So, pakalas nya, clockwise yung ikot. Kung nakalas yan, mabuburot nyo na tong ilisin nya, pinaka-ilisin nya. Tapos, dito naman mga bro, so, madali na to. Meron pa ditong isa. Ayan. Ito, baliktad na ito mga bro. Kung kanina yung patanggal natin pa clockwise, dito naman sa kabila pa counterclockwise na. Yan, so ganito na. No. Yan, so okay. So natanggal na natin. Tapos ito mga bro, tanggalin na rin natin yan. No. Ito nabubunot lang naman yan eh. Ayan. So pero sa inyo lang yan bunutin. Hindi matigas lang eh. Pero napubunot lang yan mga bro. Gamit tayo ng basahan. Yan. Ba? Siguro matagal na ito nakatambak na ito mga bro. Electric pa na ito eh. So natanggal na no. Tapos, meron ditong Phillips screw. Ito. Tanggalin din natin. Yan. So natanggal na natin yung cover niya. Ang isunod natin mga bro, palasin din natin yung ito, yung sa ilalim. Yan. So, mayroong apat na screw yan. Hindi lang ano mga bro, iba-ibang electric pan, iba-iba yung design niya. Pero, hanapin nyo na lang mga tornilyohan, tapos baklasin nyo.
Pagkatapos natin matanggal yung apat na screw, pwede na natin itong mabunot. Yan, nabunot na. Ang problema, kailangan pa natin kalasin to. Kasi nandito yung i-check natin, ano mga bro. Yan. So pagkatapos ulit natin makalas yung screw, mabubunot na natin yan. Ayan. So ito lang laman mga bro, yung laman ng electric pang kunti. Ito na dito yung mga selector switch nya. Tapos, ito yung pinaka motor nya. Tapos, ito yung capacitor na sa gilid. Tapos, meron pa yan mga bro na thermal fuse sa loob. Yung thermal fuse na yung pag nasira yon, hindi rin gagana yung inyong electric pan. So ayan, mag-troubleshoot na tayo. Ano ba yung unang-unang i-check natin mga bro pag once na yung electric pan hindi na gumana? No. So bibigyan ko kayo mga bro ng mga tips kung ano ba yung mga dapat na i-check or yung unang i-check. Kasi dapat mga bro yung pag-check ng mga ganyan, mga electronics device, may ano yan, may proseso. So yung pinakaunang chine-check dyan mga bro is yung plug. Ano ba yung plug? Ito yung pansaksak. Bakit ito mga bro? Kasi kung halimbawa dito nyo inumpisahan sa motor, ang problema lang naman pala, halimbawa inumpisahan nyo dyan, binaklas nyo na, binuksan nyo na, tapos wala namang problema. Ang problema pala is putol lang yung wire. So magkakaroon kayo ng ano tawag dyan, wasted time. So sayang ng oras ano. Kaya dito pa lang mga bro, dapat unang i-check natin, alamin natin kung okay pa ba yung plug nya. Kasi kung hindi na, ito muna yung solution na natin. Malay nyo, ito lang yung sira. Tapos paakyat tayo, no, paakyat. So syempre kailangan natin ng tester or ng test light. So ang gawin natin mga bro, isaksak ulit natin to. Yan, saksak ulit natin to. Yan. So meron tayo dito may laman to mga bro, ah. Yan. So pakasaksak, kailangan ulit natin ng test light. I-check natin kung mayroong pumapasok na kuryente dito. Kung mapapansin nyo, mayroong dalawang wire lang yan. Yan, brown tsaka blue. I-check natin yung kulay blue ano. Check natin. Oops. Yan mga bro, check natin, ah. Sana nakita nyo ba? Yan. Oh, yan oh. Di ba? Wala. Hello mga bro. Wala ano. So, double check natin yung outlet. Baka wala rin eh. Ito, mayroon. Kita nyo ba? Yan, mayroon din. Ang nangyari, itong blue. Tingnan nyo. Oh, wala oh. Di ba? Wala talaga mga bro yung kulay blue. Tapos, check natin yung kulay brown. Baka wala rin. So, yan mga bro. Wala. So, gagamit tayo ng tester. Baka sira na yung ating test light. So, mayroon tayong tester dito mga bro. Para makita nyo talaga. Ito, accurate to eh. Yan, sisit natin sa AC. Tingnan nyo mga bro, ah. Tingnan nyo yung tester natin. I-check muna natin yung outlet. Okay. Meron tayong 234 volts. Malakas. I-check naman natin tong blue. Wala. Ito, check natin dito. Wala talaga mga bro. No. So, tanggalin muna natin to para ano, para kita. So, bunutin ko lang ha. Tatanggalin lang natin to. Yan. Yan. So, natanggal na, no? So, ayan. Ulitin natin yung proseso. Saksak ko lang. Yan, nakasaksak na. Ulitin natin. Oops, mayroon tayong 235 pa rin. Yan, so check natin to. Ayan mga bro, kita nyo. Oh, diba wala? 34 volts lang. So, sira. Ayan o, 33 volts lang yung reading nya.
Dito ba? So, wala talaga siya. So, alam na natin ang problema, mga bro. Pero hindi pa yun yung pinaka-problema. Pero meron na tayong nakita. Malay nyo, mayroon pang ibang problema dun sa taas. So, ang ibig ko lang sabihin, dito muna tayo sa basic, mga bro. Yung plug muna natin. Ang i-check. So, yan. So, wala. Mayroon pa tayong isang paraan para malaman kung putol talaga, mga bro. So, kailangan natin ng continuity check, mga bro. So, i-check natin gamit ang continuity. Yung kanina, mga bro, nalaman na natin gamit yung tester 220. So, bali, sinuplayan natin siya ng 220. So, walang lumalabas. Ngayon naman, i-check natin kung talagang putol yung linya. So, ano? So, i-set lang natin yung tester sa buzzer para mas madali. Yan. Pagka nagdikit yung linya, tutunog siya. Yan. Kita nyo, tumutunog yung tester. Ang gawin natin, yung plug, idikit nyo dito yung test probe. May isa. Isa lang, ha. Tapos, ididikit natin to sa brown. Wala. Walang tunog. Ididikit natin to sa blue. O, wala rin. Dapat tumunog na yan. Yan. No, wala, oh. Nakadikit na, oh. Wala. Wala. Pero pag dito, yan. Natunog yung tester natin. Pero pag dito, wala siya. Diba? So, ilipat natin. Ibig sabihin, patay na to. Patay ito, patay. So, ilipat natin sa kabila, dito. Yan. Tapos, check natin. Oh, wala na talaga, oh. Pawala-wala. Oh, kabila. So, wala rin. So, patay. Pares patay. No, mga bro. Ulit natin. No. Pero kanina, nagkakaroon ng reading yung brown niya. Ibig sabihin, naglulos connection yung kulay brown niya. Pero sa test light, yung continuity check natin, halos pares patay na. Ayun, no? Open line na yung tester natin. Wala na. So, alam na natin, mga bro, yung pinakasira niya. Yung ating plug. Ang problema, parang wala tayong pampalit, mga bro, ng plug. So, ang gagawin ko dyan, mga bro, puputulan natin to. Yan, putulan natin ng konti-konti, ano, para mahanap natin kung nasaan ba yung naging putol niya. Tanggalin ko lang ito, mga bro. Yan, ang kulay blue na yan, para ma-checkin natin yung, ano, check natin yung mga plug kung saan ba nagka-problema. Yan. Yan, tanggal na. So, mga bro, so, tabi muna natin yan kasi mainit eh. So, ang gawin natin dito, mga bro, putulan natin ng kunti-kunti, pakunti-kunti. Para magamit natin. Tapos mamaya, maghanap tayo ng ano, kasi pinaayos lang sa atin to ano. Pagsira na talaga to, pag naubos na, maghanap tayo ng plug. So, putulin natin, kunti lang. Yan. So, ganun pa rin. I-check ulit natin yung continuity niya. So, nakasit sa buzzer yan. Pwede rin naman sa ohms, mga bro. Yan. So, natunog siya. So, same process. Kailangan nyo yung plug. Hawakan nyo dito. Tester nyo. Wala. Patay talaga sa kabila. Yan. So, patay talaga, no? Bawas ulit tayo. Kunti-kunti lang, mga bro, yung bawas. Yan. Pag naubos to, di wala talaga. Check. Wala talaga, patay talaga. So, wala talaga. Siguro, ang kadalasan na nasisira dyan kasi dito eh. O, try natin, ano, putulin na natin to. Kasi wala nang pakinabang to eh. Putulin natin dito. Yan. Check natin kung talagang patay. Yan o, patay talaga, mga bro. Wala nang kontak o. Ang gawin natin dyan, hanap lang tayo ng plug. So, babalikan ko kayo, mga bro, pag nakakuha tayo ng plug. A few moments later. So, ayan, mga bro. So, bali, nakakuha tayo ng plug. Yan. Ito galing din sa inayos ko na rice cooker. Sayang, hindi ko napakita sa inyo, mga bro. Meron tayong inayos na rice cooker. Hindi na siya nag-iinit. So, lago lang siya naka-warm. So, meron tayong ginawa. Hindi ko lang nagawa ng video, ano. Ito, electric pan. Gagawa natin ang paraan. Gagawa natin ng video. So, check natin. Galing ito, mga bro, sa rice cooker, ha. So, medyo mataba siya. Kumpara nyo dito sa stock ng electric fan, yung wiring niya, mataba. Tapos, yung loob niya, mas madami itong
laman kaysa dito. Okay? Dahil pa natin sinasabi. Dahil naman mga galit niya. Yan. So, check ulit natin. Continuity test. Okay, natunog. I-check natin to. Top, dapat hindi tutunog kasi pag tumunog, short na. I-check natin yung kulay blue. Okay? Ibig sabihin yung blue, walang putol. Okay yan. Check naman natin yung brown. O, di ba? Tumunog na. So, ibig sabihin, okay yung ating nakuhang plug. So, walang problema. Okay naman, ikakabit natin mga bro. Ikakabit natin siya. Kahit wala naman polarity yan mga bro, kasi nasa AC to eh. So, alternating current yung sinusupplyan niya. So, wala siyang polarity. Ang mayroong mga polarity is yung mga DC current. Kagaya ng battery. No? So, ito, kahit magkabaliktad yung kabit natin dyan, wala naman magiging problema yan. At, ikabit muna natin to. So, i-ano natin, ihinang natin para mas matibay na soldering. Yan, pasok lang nyo dyan. Yan. Problema, wala tayong patungan kasi mga bro eh. Wala tayong patungan. Dito na lang. Siguro, iwan ko lang kung nakikita nyo mga bro, bahala na kayo dyan. Hindi kita eh. Pag inangat ko, di ko mahahawakan to eh. Bango ng ano ha, usok nito ha. Nakadik. So yan, okay na. Ayusin na lang natin. Pangit ng pakahinang eh. Yan. Okay na yan. Itong isa, kahit hindi na natin ihinang yan. So, i-splice na lang natin. Yan. Splice na lang natin. Tapos, pwede tayo maglagay ng shrinkable dito. Pero, kahit wag na. Ibalik na lang natin yung dati na. Kasi dati, ito naman yung nakakabit sa kanya eh. Diba? Lagay natin dyan. Wala. Sira na mga bro! So, gamit tayo ng shrinkable. Ito tayo shrinkable mga bro. So, meron tayong dito nyan. Ito. Parang mas maganda ito eh. Katingin ko lang. Kasi, gagamitin pa natin ito pang wiring eh. Yan. Kahit yung tilang dito. Okay. Okay na yan. Hindi natin yung lighter. So, okay mga bro. Diba? So, ngayon, susubukan ko muna. Susubukan natin kung gumagana ba. Kasi, pag hindi pa gumana yan, babaklasin natin tong pinaka motor niya. Kasi baka thermal fuse yun sira. Yan mga bro, yung sinasabi ko sa inyo yung thermal fuse. Oh. Ayun o. Oh. Ayan yung maliit na itim na yan. Thermal fuse yan. Fuse. Rekta yan dito sa isang terminal nito. Yan. Rekta yan dito bago pumunta ng ating kapasitor. Yung isang terminal nito, papunta dito, dadaan siya ng thermal fuse, tapos yung isa niya, papunta ng kapasitor. So, ganun yung wiring niyan, diagram niya. So, ngayon, subukan na natin para magkaalaman na kung yun ba yung naging sira. O, yan, nakapatay muna yung ating selector. Patay yan, ha. Okay. Tapos, sasaksak ko lang. Saksak ko lang. Yan. Tapos, pindutin natin yung 1. Oh, di ba? Kira nyo ba mga bro? Umiikot na agad. Oh. Ang problema,
hindi na napipindot. Oh. Yun lang pala. No. Di ba mga bro? Basic lang. So, one. Yan yung one natin. Yan. One. Umiikot siya, no? Kita ba? Yeah, kita nyo naman, gumagalaw pala eh. So, one. Ito yung two. Yan. Ito yung two. Yan. Tapos, ito naman yung three. So, di ba mga bro? Buti na natin. Okay? So, ang sira niya lang is yung plug. Di ba mga bro, napakadali lang naman i-troubleshoot ng electric pan. Baka meron kayong mga electric pan sa bahay na hindi na gumagana. So, gawin nyo lang ito mga bro. Pero, yung hindi pag-ikot ng electric pan ay hindi lang naman lagi ito yung sira niya. So, marami nagiging sira yan. Halimbawa, pagpalagay natin mga bro na hindi ito sira. Ano? Pagpalagay natin na hindi sira. So, pangalawang i-check nyo yung papasok. Papunta dito. Ayan. So, meron dalawang wire dito yan mga bro. So, bali kasi mga bro. Ito. Itong blue. Ayan. Yung blue. Papasok dito yan sa loob. Papunta ito ng ating mga winding. Ito. Kung mapapansin nyo, yung one, yung puti. Yan yung number one. Yung number two, yung dilaw. Yung number three naman is yung ating kulay red. Papasok yan dun sa motor natin. Tapos ito, ito papunta, ito nga yung papunta mga bro sa, ito yung papunta dun sa thermal fuse. Paglabas naman, the thermal fuse dito, rekta sa capacitor. Diba? So, ganun lang. Kaya, possible din na nasisira yung thermal fuse. Pag yan sira, hindi gagana yung inyong electric pan. So, yan nyo naman yung susunod na i-check nyo. So, yan ang gawin natin mga bro. Linisan ko lang to, tapos ibabalik ko. So, mamaya, i-check natin. Babalikan ko lang kayo mga bro. A few moments later. So, yan mga bro. Bali, malinis na yung ating cover, saka yung fan. Yan. Tapos, ito, tinanggalan ko na mga buhok. Kasi mga bro, kumakain na mga buhok-buhok to eh. Tsaka pala mga bro, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo kalasin tong motor, ano. Kasi meron tayong shafting dyan, ito. Tapos meron dalawang bushing yan, magkabilaan. Pwede nyo siya lagyan ng langis or ng pampadulas para smooth yung ikot. Tingnan ko, malinis pa naman siya. O, yan o. So, hindi na natin babaklasin. So, ibabalik ko na mga bro, ha. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So, ayan mga bro, ready na yung ating electric pan. So, naibalik na natin lahat. Yung pan, yung lahat ng mga pinagkakabit natin. Okay na siya. Tapos, medyo malinis na rin siya. Susubukan natin ngayon mga bro kung gumagana na ba yan. Ano? Ito yung plug. Tatak natin. Yan. Siyempre, hindi pa yan tatakbo o hindi pa yan gagana eh. Naka-zero eh. Subukan natin yung one. Puna yung lakas niya mga bro. One pa lang yan. Ito yung two. Diba? Ito yung 3. Ayan. So, okay na. Ayan. Diba? At hanggang dito lang yung video natin mga bro. So, hanggang dito lang. Gumawa lang ako ng video kasi baka meron sa inyo na mayroon mga silang mga sirang electric pan na gustong maayos, gustong ayusin, na walang idea. So, gumawa tayo ng isang maikling video lang naman mga bro. So, ayan mga bro. So, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat at sana meron kayong natutunan.